na persona non grata, nag-sorry agad. After a week, tinanggap na siya ulit. Governor Gwendolyn Garcia, kinatok ng mga netizen dahil sa pananahimik sa isyu na mainit na pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Welcome to heaven. Right here you will see. Matapos nga ang sunod-sunod na pagdeklarang persona non grata kay Pora Loca Vega sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas, matapang pa rin itong nanindigan na form of art ang kanyang ginawa, imbis na manghingi ng tawad sa publiko. Kaya marami tuloy ang nagalit sa kanya dahil sa pagmamatigas nito. Sa ngayon, marami sa mga netizen ang kumatok at nananawagan kay Governor Gwendolyn Garcia na dapat daw itong kumilos at magsalita sa isyu ngayon patungkol sa ginawang pambabastos ni Pora Loca Vega sa sagradong itim na Nazareno at sa pag-awit ng banal na kanta at pagmukbang nito ng ostya na para daw pinaglalaruan ang milagrosong sagradong itim na Nazareno na kanilang minahal na dinadayo pa daw nila ito sa Manila para makiisa sa pagdarao sa taon ng translasyon. Dapat Cebu City, persona non grata na din ang baliw na yan. Governor Gwendolyn Garcia, umaksyon na po kayo para sa baliw na yan. Buti pa ang Jinsan, Negros Occidental, Manila City at ibang lugar nagdeklarang persona non grata. Ang tanong ko, ang Cebu City wala lang? Busy sila? Ano nang bisihan nila? Yung paano ibenta ang MCWD? Tanong ko lang, bakit walang aksyon ang Cebu City? Governor Gwen, kumilos naman kayo. Huwag niyo papasukin si Pora Loca Vega, turuan niyo ng leksyon ang taong ito. Alam kong nararamdaman mo rin ang nararamdaman namin dahil deboto ka rin kay Santo Niño. Alam kong di mo rin kayang tanggapin kung babastusin ang ating sinasampalataya ng ganun-ganun na lang. Naway mabasa mo ang komento ko. Ano na ang plano ni Gob Gwen? Hindi pa rin ba niya nakita ang ginawa ng sikat na drag queen? Marami na ang nagdeklara ng persona non grata. Sana pati siya magdeklara din ng persona non grata sa Cebu para lumayas na sa Pilipinas ang batang to. Nagmaang-maangan pa na wala siyang mali at gusto pang ipilit na tama siya. Kidlatan ka sana. At kay Gob Gwen, please makipagtulungan kayo para makaalis siya sa bansa natin tulad sa ginawa ng iba. Napakayabang mo, Pora Loca. Instead manghingi ka ng tawad sa madla, nanindigan ka pa rin sa katangahan mo. Dapat sa'yo patalsikin na sa Pilipinas. Kahihiyan lang binigay mo sa mga tao at sakit sa damdamin. Dapat bawal ka pumasok dito sa Visayas, baka ano pa magawa namin sa'yo. Nanawagan ako kay Governor Gwen na huwag papasukin sa Region 7 ang lalaking ito, baka matulad tayo sa Brazil. Dapat dito turuan ng leksyon. Wika ng mga netizen. Samantala, nagpaabot naman ng pasalamat ang ating Senate President na si Mig Zuberi sa ginawang aksyon sa pagdeklarang persona non grata kay Pora Loca Vega sa Bukidnon. Isinapubliko rin kahapon ng Cagayan de Oro na persona non grata na rin si Pora Loca Vega sa kanilang lungsod. Ito'y matapos isulong ni Konsehal Ian Mark Nakaya na ideklarang persona non grata sa kanilang lugar si Pora Loca Vega dahil sa paglapastangan nito sa itim na Nazareno. He's not welcome. Sabi nga ng ilan mga komento, paano siya patawarin ang taas ng pride niya? Patatawarin mo ang taong ayaw humingi ng tawad? Ang pinatawad lang ng Diyos ang humingi ng tawad at nagsisi sa kasalanan ginawa niya. Paano siya patatawarin kung mismo siya hindi humingi ng tawad, hindi umamin ng mali? Patawarin, nagpakumbaba at kinilala niya ang pagkakamali niya, eh hindi naman siya nagsisi sa ginawa niya. Paano siya patawarin, diba? Patawarin ka kung nagsisi ka. Patawarin siya kung humingi siya ng tawad at aminin ang mali niya. Pero hindi eh, masyadong malaki ang pride. Para sa kanya, wala daw siyang maling ginawa at gagawin pa daw niya ulit. Kaya kay Pora Loca Vega, dapat mag-public apology at pagsisihan ang maling nagawa, di yun taasan pa rin ang pride. Alam mo naman eh na maling-mali ang ginawa mo. Mali ang paggamit mo sa ama namin. Binaboy mo ang sagradong dasal na itinuro ng ating Hesukristo. Marami kang nasaktan, lalo na ang mga damdamin ng mga deboto ng itim na Nazareno. Nilapastanganan mo ang sinasamba ng milyon-milyong Pilipino. Kaya mag-isip-isip ka na ngayon habang may lugar ka pa dito sa Pilipinas. Huwag mo na antayin na palayasin ka. Ikaw kabayan, ano naman ang panawagan mo kay Pora Loca Vega? Ano ang nais mong ipaabot sa kanya? Pakikomenta yung sariling pananaw, salamat at mag-ingat po tayo palagi.